Misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Ang Panginoon darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Ika-22 na po ng buwan ng Disyembre. At sa banal na misang ito, iniaalay po natin at isinasama ang ating mga daladalang kahilingan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan ay nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinilangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, niyahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.
Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadusaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kaya poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanin ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Arin ba tong panulukan sa ligalang sambayanan? Halina kami idangan. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinapangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at ang kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang dalawa nating pagbasa sa araw na ito ay parehong pasasalamat. Sa ating unang pagbasa, si Hana ay lubos-lubos ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos dahil ipinagkaloob sa kanya ang anak na si Samuel.
Nasabi nga niya kay Propeta Eli, kung natatandaan mo, ako ang tumabi sa iyo at nanalangin ako sa Diyos na pagkalooban ako ng kahit isang anak. At ito ang anak na ipinagkaloob sa akin, iaalay ko sa Diyos para siya maglingkod hanggang kamatayan. Pagpapasalamat ni Hana ng bukal sa kalooban niya dahil tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagkaroon siya ng anak at bilang ganti, ang kanyang anak ay iprinisenta sa templo para maglingkod sa Diyos. Ano ho? Pagpapakita sa atin na lahat ng biyaya ay ibabalik sa Diyos. Pagpapasalamat, pagkilala ito na lahat ng ating tinatamasa ay hindi galing sa atin kung hindi galing sa Diyos, kagaya ng ginawa ni Hana sa ating unang pagbasa. Ang ating ebanghelyo ay isang awit ng pagpapasalamat ni Maria. Sa Latin, ito po'y tinatawag na Magnificat. Mary magnifies the Lord dahil sa mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya ng Panginoon. Kung atin pong hihimayin ang laman ng awit na ito, na kung saan ay may sinasabi ditong ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ipinapangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, itinaas ang mga nasa abang kalagayan, binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Ang ipinagmamalaki dito ni Maria ay hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanya. Na kahit sa kanyang kaliitan, na kahit sa kanyang kahirapan na nasa laylayan siya, nilingap siya ng Panginoon at pinili ang kanyang kaliitan kaysa doon sa mga makapangyarihan, sa mga maimpluensya. At may tatlong bagay na nakapaloob sa awit na ito na siyang ating pupukusan sa ating pagninilay sa araw na ito. Una ay ang kagalakan, rejoicing. Ano ho? Umawit si Maria pagkatapos na mapakinggan niya kung ano ang sinabi ni Elizabeth. Kung inyo pong natatandaan, ang ating ebanghelyo kahapon ay ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth dahil nabalitaan niyang 6 na buwan na itong nagdadalang tao. At alam niyang matandang-matanda na si Elizabeth, pinagkalooban pa rin ng anak. Kaya nga ano ang sabi ng anghel? Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos sa pagbabalita kay Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay nasa 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kaya nga pagkatapos ng anunsasyon ng anghel Gabriel, dali-dali si Maria pumunta sa kaburulan ng Hudeya, binagtas ang napakalayo na iyon para tulungan ang kanyang pinsang si Elizabeth. At ang kanyang mga narinig kay Elizabeth, pinagpala ka sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na nasa iyong tiyan. Mapalad ka, Maria, sapagkat pinaniwalaan mo kung ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Mapalad, mapalad, mapalad. Kaya bilang ganti ni Maria doon sa sinabi ni Elizabeth, itong awit ang kanyang ibinigay para pagpapasalamat sa Diyos. Pag-recognize na ang lahat ng ito'y sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang paglingap, sa kanyang abang-alipin. Ano? Kagalakan na nagmumula sa kaibuturan ng puso ng ating mahal na ina. Kaya siya napaawit sa Magnificat na ito. Sabi ko nga po ay ang tunay na kagalakan ay atin pong makakamtan kung ito'y
tinitingnan natin bilang pagpapala na galing sa Diyos. Ano? May mga bagay na makikita tayo at mararanasan. Hindi naman nawawala talaga ang problema sa buhay. Subalit kung magpupukos po tayo doon, magiging miserable ang ating buhay. Kahit yung paunti-unting mga biyaya at pagpapala na ibinibigay sa atin, kung atin po yun ipagpapasalamat, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan na nanggagaling sa ating puso. Ang ninanais ng ating Panginoon, ma-recognize ang lahat ng Kanyang ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat. At ito ang ginawa ni Maria. Kagalakan, pangitang-pangita kay Maria ang kagalakan na ito. Ikalawa ay ang pag-alala, remembering. Sinasabi sa ating old adage, pag hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi ka makararating sa iyong paruroonan. Hindi dahil binabalik-balikan mo kung ano ang iyong nakaraan, kung hindi ang nakaraan ay magbibigay sa inyo ng leksyon para magbigay sa iyo ng magandang kinabukasan sa iyong hinaharap. Magagamit mo kung ano man ang iyong naranasan sa iyong nakaraan, failures man yan, katagumpayan man yan, leksyon na magbibigay sa iyo para makamit mo ang katagumpayan na iyong hinaharap. Pag-alala na kung saan inalala ni Maria dito ang kanyang kalagayan noong hindi pa siya nililingap ng Panginoon at siya'y itinaas sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At sa kanya ibinabalik ang pagpapasalamat, ang pag-alala ng kanyang nakaraan. Ang ikatatlo ay ang pagkakawang gawa, reaching out. Ano? Kaya nga si Maria ay dalidaling pumunta sa bahay ni Zacarias para mag-reach out. Gusto niyang magkawang gawa sa kanyang pinsang si Elizabeth. Gusto niyang tumulong. At alam naman natin at that time, manual work ang ginagawa. Ano? At tutulungan niya si Elizabeth hanggang sa ito'y makapanganak. Kaya nga sa last part ng ating ebanghelyo, ano po ang sabi dito? Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Bagamat hindi dito implicit o explicitly sinabing inantay ni Maria na makapanganak, alalahanin natin nung pumunta si Maria sa kaburulan, sa bahay ni Zacarias, 6 buwan nang nagdadalang tao si Elizabeth. At pagkatapos, dito naman sa ebanghelyo natin ngayon, 3 buwan na nanatili si Maria kina Elizabeth at saka umuwi. Ibig sabihin, inantay ni Maria na makapanganak ang kanyang pinsang si Elizabeth. Dahil tapos na ang kanyang paglilingkod, siya'y kailangan nang bumalik sa kanyang tirahan. Pagkakawang gawa ni Maria. At ang 3 bagay na ito na nakapaloob sa Magnificat ng ating mahal na ina, kung atin po itong isa sa buhay, magkakaroon ng makahulugan at mabungang pagdiriwang ang ating Kapaskuhan. Ang ating Panginoon ang isisilang at ang Pasko po ay hindi about us. It is not about you, it is not about me. It is about Jesus na ating ipagdiriwang ang Kanyang kaarawan. Marahil sa ating paghahanda sa Adbyento na ito, sa pagdating ng ating Panginoon, marahil ang itinatanong sa atin ng ating Panginoon, ano ang mairirigalo natin sa Kanya? At walang dilit iba, ang pagbabago ng ating puso, ang pagbabago ng ating sarili. Yun ang pinakamainam na mairirigalo natin sa ating Poong May Kapal na ipagdiriwang natin ang Kanyang kaarawan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating
ng buong Diyos. Puso'y linisin ng lubos, tuwa't galak isolo sa panalangin mataos. Biring ina ang may dala, nagtutubos sa ating sala. Propetay siya ng magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na berhing, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong harap, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kahari. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang kanyang utang.
makikita ang karangalan niya. May umiyaw doon sa sasagawa ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Jerusalem, inyong ihayag at itong balita, narito ang poong makapangyarihan, kakalingay niya ang kanyang kawan, tupayayakapin sa kanyang kandungan at patnubayan sila. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mungheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, puwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat na inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid na ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din po na inyong pagbisita sa pambansang Dambana, para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ika-apat at kalahati na madaling araw. At ang simbang gabi sa ika-lima ng hapon, kayo pong lahat ay naanyayahang mag-alay ng dry goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pang ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating taga-parokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyari magabayan po tayo na mga gawaing nakapos sa ating FB page. Ikaapat, bukas po ay araw ng Sabado, ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 na umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga taong ito na nasa iyong harapan at mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapalambukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanod sa kanyang kapangyarihan.